Ngayon ay magtatanim tayo ng okra. Ito ang ating mga seeds ng okra, no? Pinagtira ko po ito sa una ko pong pinagtaniman na, no? So ito, kung makikita po ninyo, ay nakasilid pa rin, no? Kapag kayo'y nagtanim at may natira po kayo mga seeds, ay isilid nyo po siya uli. Nang sa ganon ay hindi po mataas pa rin ang kanilang germination, ano? Ayan, tanggalin po natin ang ating seeds ng okra. Yung kanyang packing tape at nilagay. O, yan. Tapos itong ating dalawang bote na pagtatamnan ng okra ay ready po natin. Pinagtaniman ko na po yan. Kapag po ganyan makikita nyo, ay dapat po ay buwagagin ang lupa, no? Nang sa ganun ay hindi mahirapang mag-sprout yung ating mga halaman na itinatanim sa yan. Dapat po ay buwagagin ng ganyan, no? Yan, kapag buwagag na, buwagag ay pwede nang magtanim. Sa isa pong bote, ano, pwede kayong maglagay dyan ng dalawang seeds. So, kapag tumubo po lahat, ay pwede nyo pong i-transplant ang dalawa. Magtira lang po kayo ng isa sa bawat bote, ay pwede kayong magtira ng silang dyan. So, ito, dalawa. Dito, ito, isa, dalawa. Isa, dalawa. So, yun. Tusukin nyo lang pong ganyan, no? Yan, tusukin nyo lang pong ganyan. Ito, isa. Yun. Bahagyang-bahagya lang po. Huwag nyo paka. Tusok mo mabuti. Tapos ito. Ayun. Ito. Tapos ito. Yan. Tapos takpan lang po ng bahagya. Yan. Yan pong ating okra. After 1 week, so yan na po yung ating mga tanim na okra, no? Itatransplant ko na lang po yung isa sa mga dyan. Magtitira lang po ako ng isa. So tubo po pareho yung dalawang seeds na aking itinanim sa empty bottle ng mineral water. Itong ating mga okra. Yan po yung ating 1 week old na okra na nakatanim sa pet bottle na self-watering. 1 week old na okra. Ayun po, yung iba pa pong mga kasabay na tanim nating okra, no? Na sa mga empty bottle ng mineral water. I-update ko po kayo sa mga susunod na araw, no? Yung pag-aalaga at hanggang tuloy ang pagpapabunga ating mga tanim na okra. Ganda po nila, oh. So, ito na po yung ating mga tanim na okra. May mga damo na pong tumubo. Dapat po yung tinatanggal, ano?